Ito ang Broad Stream Cast Communicators, ang naiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Stream Cast Communicators, ang sandigan ng sampalataya mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, magkuhad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Stream Cast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Ang sinumang lingkupayan ay may tungkulin na pinanumpaan. Nanumpa na maglilingkod ng buong puso batay sa tanggapan na kanyang pamumunuan. Bago ang lahat, mamamayan muna. Ito ang palatuntunang maglalahat ng mga tuwirang impormasyon upang magsilbing gabay ng ating mga nanunungkulan saan mang tanggapan ng pamahalaan para sa kapakanan ng mamamayan. Bago ang lahat, mamamayan muna. Maglalatag ng mga naangkop na payo para sa lahat ng mamamayan na umaasam ng tunay na pagbabago at kaginhawahan sa buhay. Bago ang lahat, mamamayan muna. At ngayon, narito ang inyong lingkod, Cora Alma De Leon. Thank you very much. Once again, we're here on a Tuesday para sa ating Bago ang Lahat, Mamamayan Muna. Follow me on Facebook at Corazon Alma De Leon, or you may contact me at 0918-912-3546. Ako po ay malugod na binabalita sa inyo na katulad ng dati ang co-host ko, si Dr.Reymund Arcega, pero ang kitang-kita nyo na yung gwapong-gwapo na senador na kasama namin sa Red Cross. Mukhang ano siya, pang-artista sa Hollywood. Ano? Pero we have something in common. Pareho kami na COVID. No? Ako yung na-COVID sa Borden at si siya. So ito ngayon ang ating programang Bago ang Lahat, Mamamayan Muna. Every Tuesday, Thursday, and Saturday at 5 o'clock p.m. to 6 p.m. Katulad ng ginagawa natin, we open really the program with a prayer for the nation. It goes like this. Lord, let me be the change I want to see, to do with strength and wisdom all that needs to be done, and become the hope that I can be. Set me free from my fears and hesitations. Grant me the courage and humility. Fill me with spirit to face the challenge and start the change I long to see. Even if I'm not the light, I can be the spark in faith, service, and communion. Let us start the change we want to see, the change that begins me. At dahil dito sa itong pagbabagong gusto natin mangyari, ako'y nanunumpa sa Watawat. Ako ay Pilipino, buong katapatang nanunumpa sa Watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisag, na may dangal, katarungan at kalayaan na pinakikilos ng sambayan ng maka-Diyos, makakalikasan, makatao at makabansa. Panunumpa ng mga kawani ng gobyerno. Ako'y kawani ng gobyerno. Tungkulin ko ang maglingkod ng tapat at mahusay. Dahil dito, ako'y papasok ng maaga at magtatrabaho ng lampas sa takdang oras kung kinakailangan. Magsisilbi ako ng magalang at mabilis sa lahat ng nangangailangan. Pangangalagaan ko ang mga gamit, kasangkapan at iba pang pag-aari ng pamahalaan. Magiging pantay at makatarungan ang pakikitungo ko sa mga lumalapit sa aming tanggapan. Magsasalita ako ng laban sa katiwalian at pagsasamantala. Hindi ko gagamitin ang aking panunungkulan sa sarili kong kapakanan. Hindi ako hihingi o tatanggap ng suhol. Sisikapin kong madagdagan ang aking talino at kakayahan upang ang antas ng paglilingkod sa bayan ay patuloy na maitaas. Sapagkat ako'y kawani ng gobyerno,
at tungkulin ko ang maglingkod ng tapat at mahusay sa bayan ko. At sa panahong ito, ako at ang aking kapwa-kawan ay kailangan tumo sa isang maunlad, masagana at mapayapang Pilipinas. Sa harap ninyong lahat, ako'y taos-pusong nanunupa. Maraming salamat, Dr.Reymund. At ngayon naman, babasahin ko yung aking reflection. Today is Tuesday. Today we choose faith as opposed to fear. Why? Because if and when we follow protocols, whether at work or at home, we know that we choose life as opposed to ill health. Why ill health? Because we will never be safe if we choose not to be vaccinated, even if already available. The message has been loud and clear that if we want to be saved, we have to choose self-protection. The pandemic continues to threaten us against all odds. It shows its ugly head even in the privacy of our own homes. We certainly want to choose the comfort to do the things we enjoy, but it is precisely the choice we need to make to be safe at all costs, because we must of necessity choose life against suffering. Ito yung ginagawa natin in order to be able to share ang thoughts natin dito. Pero more than that, ay meron tayong awit to welcome our guest of honor and speaker. Tutugtugin natin ito ngayon. Naiiba, natatangi, alamin ang mga ginintuang katangian ng ating dakilang lahi. Iba-ibang ating pinagmulahan sa iisang bayan sinilangan, mga islang biyaya sa pinagpala, likha ng isang Diyos o bathala. Binigay ang perlas ng silangan, gintong lupa at halagatan, kay gandang kalikasan, ito'y sasagipin pangangalagaan. Yan ang Pilipino, mapalad ang lahing ito, likas ang talino. Kailangan ng mundo ang Pilipino, mapagmahal ang lahi ko, may tapang malasakit. Kami mga Pilipino, mapalad ang lahi ito, tikas ang talino, payabumin natin to ang Pilipino. Mapagmahal ang lahi ko, masipag malikhain, yan ang Pilipino. Halo-halo man ang ating ipin, iisa pa rin ang ating lahi. Katotohanan ng kaluuban, ating isa buhay, ako, ikaw, tayo'y magmahalan. Yan ang Pilipino, mapalad ang lahing ito, likas ang talino, kailangan ng mundo ang Pilipino. Mapagmahal ang lahi mo ay tapang malasakit, kaming mga Pilipino. Mapalad ang lahi nito, likas ang kanino, payabuhin natin mo ang Pilipino. Mapagmahal ang lahi mo, masipag malikhain, yan
maraming salamat kay Mrs. Sonia Rocco for making it possible yung Yan ang Pilipino ay making part of the program. Bibilisan na natin ano, sapagkat maiksi ang oras, pero very important na makilala natin who is Senator Mig Subiri. No? Kaya ako naman gusto na makilala siya. I'm sure he's known, of course, all over. Pero ngayon lang tayo merong panauhin galing sa Mindanao. No? Kaya sa akin, eh, mataas parang value for money ang tingin ko dito. No? So I'll ask Raymond to shoot the first question kasi I already know Senator Biggs and vision I invited him is very clear. Manager ang Bukidnon sa agriculture, sinabi ni Secretary Dar, and of course, kasama natin siya sa Red Cross. Go ahead, Raymond. Una, magandang hapon po sa ating mga tagapanood. Napakaswerte po natin ngayong hapon na ito na makasama natin ang isa sa kilala nating senador na nakilala ng lahat sa napakahabang panahon. Kasama po natin si Senator Subiri at gaya po ng ating mga nakasanayan, Senator, bagamat kayo laging nasa TV, sa radyo, sa newspaper, sa Facebook, gusto pong pong makilala kayo ng ating mga tagapanood, Senator Subiri. Yes, unang-una, maraming salamat, Doc Raymond and Tita Cora. Tita Cora, tawag ko dyan dahil matagal na kami magkasama sa Red Cross over almost 15 years na po kami magkasama siguro as volunteers sa Red Cross. At isa po siyang isa sa haligi po namin sa Red Cross. Thank you. Together with, of course, our chairman, Chairman Dick Gordon. I'm honored to be with all of you. Pasensya niyo na lang po aking puting buhok. Alam mo, ito po yung COVID look ko. Last year, itim po yung buhok ko. Pero nung natamaan po ako ng COVID, biglang pumuti yung buhok ko at hindi ko na pinatina. Sabi daw nila, it adds character. sa akin. So, daw, ano daw, kamukha daw ni George Clooney. But it's an honor to be with you here sa program po ninyo. Actually, totoo po yan na Tita Cora, nasa Mindanao po ako ngayon. I'm based now in Cagayan de Oro. Bagamat kami taga Bukidnon, medyo mahina yung signal sa Bukidnon ng internet. Kaya dito po ako nagzo-zoom for my work sa Senado. And I'm very happy dito sa Mindanao. And originally, ang pamilya po namin, taga Negros Occidental, taga Bacolod, taga Kabangkalan po kami. And then in the 1970s, lumipat po yung aking tatay dito sa Mindanao dahil dinala po niya ang industriya ng asukal, yung sugar industry, to Mindanao. So we set up the first sugarcane mill in Mindanao in the 1970s. Ito po yung Busco Bukidnon Sugar Milling Corporation. And the rest has been history. So I was able to serve 3 terms sa aking distrito, sa Tercero Distrito ng 3rd District of Bukidnon. And I was there for 3 terms. After that, pinalad po tayo na maging senador in 2007. Although naudyot po yun, alam naman po na nyo ang nangyari sa akin. There was a question on, of course, on the elections in Maguindanao. And of course, when all the evidences had come up and were brought out, I resigned in 2011. I think ako lang po yata ang nag-resign, the highest or high-ranking official. I do not know of any congressman or senator who has resigned due to a question of elections or electoral credibility. Ako lang po yata. Wala yan. Wala na po sumunod sa akin. Kala ko may mga susunod pa sa akin. Wala na po sumunod sa akin. But you know, I'm very proud of what I've done because sabi ko hindi ko naman po kasalanan yon. Alam mo, nung panahon na yun, hindi po automated yung elections. Yung panahon yun ay manual ang counting. So alam naman po natin, during those times of the manual count, marami po mga bayan o probinsya dahil gusto po nila sumipsip sa administrasyon, ginagawa nilang lahat ng paraan, ika nga, no? Para manalo yung kandidato ng administrasyon na hindi mo naman po alam. Hindi naman po kasalanan ng mga kandidato yan. As matter of fact, marami po kaming nanalo din dyan, like, other senators, but unfortunately, meron po akong protest with Senator Coco Pimentel, who is now, by the way, my very, very, you know, we were close friends before kasi taga Mindanao po kami. Unfortunate lang po nag-away kami dahil sa issue na ito nung sa halalan 2007, but now we're close friends again, and talagang it was for me
I wanted to gain back my credibility sa tao. Kasi, alam mo, ang malinis lang na pangalan, alam po ni Doc Raymond to at Ma'am Cora, si Tita Cora, na importante na maiwan mo sa inyong mga anak ang malinis na pangalan. That's the most important. I wanted to go to the mall kasama ng mga anak ko without having to look down dahil nahihiya po ako sa tao kung anong sinasabi nila, di ba? Yan ang pinaka-ayoko mangyari. And that's why for me, credibility is the most important. And of course, the people's perception of you. So I resigned in 2011. Tapos tumakbo po ako ng 2013 at natalo po ako. Kasama ko po si Chairman. Hindi po kami pinalad, no? Si Chairman Gordon, number 13 po siya, number 14 po ako. But it was a good humbling experience. Actually, yung experience sa pagkakatalo ay malaking growth and learning experience yan. Because then you know, then you learn about the important things of your life. Hindi na po politika, hindi po power, hindi po fame. Nalaman ko po na pinaka-importante, nasa kapaligiran mo lang, yung pamilya mo, yung anak po ninyo, yung asawa nyo, at yung minamahal nyo sa buhay, and very other important things. And I learned good lessons from that. And then in 2016, sunerte po kami at kami po nanalo din ni Chairman Gordon. Sunod po ulit ako sa kanya. He was number 5 at number 6. And we've never looked back since. We've been dedicating our time, since Chairman Gordon and myself, we've been dedicating our time to public service. Alam niyo po, hindi naman sa pagyayabang, perfect attendance po ako since 1998, since the start of my political service with the people in Congress. Until this day, I have not been absent, not once. So, yan ang talagang commitment ko sa taong bayan. Kung sa eskwelahan pa, napakahirap gawin yun. Pero sa Kongreso at sa Senado, sinikap ko po na maging perfect attendance, and I'm proud of that. At marami rin po tayong naipasa na matas, but I think my role now is the MMDA of the Senate. Ano po yung MMDA of the Senate? Yan po yung Majority Floor Leader. Ako po yung nagtatraffic ng mga bills, ng agenda. Ako po yung commander ng ating Senate President. Ako yung kanyang general na binibigyan niya ng utos kung anong dapat gawin for the day and how to come up with the compromise to be able to pass legislation. So, yan po ang aking role po na yun as Majority Floor Leader. But I'm also the Chairman of the Committee on Cooperatives at the same time. So, Chairman kasi ako ng Committee on Rules. And under the Senate kasi, if you're Chairman already of the Committee on Rules, parang top chairmanship na yan. Hindi na po ako kailangan kumuha pa ng ibang chairmanships dahil medyo busy ako. Pero hinihingi ko kay Senate President dahil mahal na mahal ko po ang mga kooperatiba na kung pwede ako pa rin yung chairman ng cooperative. So, thankfully, my colleagues allowed me to do that. And so, that's my political career so far in a nutshell. And of course, the details I can tell you later, yung mga bills po na ipinasa po natin. I'm proud. These are some of the bills that I'm very proud of. Ito po yung cooperative code. Ako po yung principal author and sponsor for all the cooperatives in the country. We modernized the old co-op code that was written by my idol, no, si Senator Nene Pimentel. And then because of the times, we had newer cooperatives, newer technology. So we had to come up with an updated co-op code. I'm also the author of the Biofuels Law, the Renewable Energy Act, which promotes renewable energy, yung ease of doing business. I'm very proud of that. Yung ease of doing business law, yung anti-red tape, yung, of course, yung BARM, yung pagtatagpo ng BOL, Bangsamoro Organic Law, yung Good Manners and Right Conduct. Ako din po yung principal author noon. Mayroon po ako Arnis Law, recognizing Arnis as our principal martial art and sport. And we also have the anti-hazing law and the co-op officers law, where we mandated all the LGUs from municipalities, mga provinces, and cities to have cooperative officers para ma-promote po natin ang cooperativism around the country. So these are among the many bills that we've authored, and many more still in the pipeline. So ano po ako eh, I'm more of a legislator talaga. Ano po ako, I like dealing in policy for government, advocacy driven, and yun po yung mga advocacies natin. And so yun po, Tita Cora and Doc Raymond. Well, talaga naman, at I want to go on record na
pag hindi maka-attend si Senator Meigs, eh talaga may sulat yan. Ini-inform ang board na hindi siya pwedeng maka-attend. Oo nga, marami ako absent sa Red Cross. Sorry ma'am, Tita Cora, sorry. Sa Mindanao kasi ako. Pero justifiable naman. But anyway, moving on, ang naniniwala ako na ang effort nun, talagang there are legislators and there are kumbaga, politicians, no? Kumbaga. But obviously, in your capacity, when you run for office from Congress to Senate, eh talagang kitang-kita naman ang ebidensya. In fact, I want to read some of the comments already mula kay Susan B. Ang natutuwa sila, Subiri, such a delight, sabi, and pleasure to have the handsome, ay talaga, yung pagkagwapo mo, nanonotice. Si Jean Domingo Valdez, ano din, si Ryan Jeffrey Padua, si Mabel Roa, sabi niya, ano, good afternoon, Subiri, gray hair becomes you. Senator, thank you po. Indeed, salamat po. You have uncanny resemblance to George Clooney. Kinonfirm niya, no? Si Marlin Pinero Lim, magdating to civil service, watching din. Si Armando Laginum, si Angelica Paz, si Jinky Bueno Iliut, Wendy Rebulido Jimenez, and Clarissa Hoxon Fernandez. Just to show you na marami ditong nakikinig sa atin. Ang isang talagang concern namin ngayon to ask you is that, alam mo, ang battle cry ni Presidente was really corruption and drugs, no? Right on. And kaya he had so many votes because siguro pagod na ang tao for thinking about that and wishing that it will end. But he did acknowledge na hindi niya kayang tapusin yung problema na ito. Pero I believe na yung efforts na as a whole, yung Senado, sa Senado, sa Kongreso, ay dapat ipagpatuloy. Kasi kung manghihina ang loob na katulad ni Presidente, parang feeling niya wala nang magagawa, eh I believe that it should not be so. What do you think? I agree, Tita Cora. Kaya kami ni Senate President Soto and Chairman Gordon, the three of us, actually were that kami po yung tatlong principal author nitong panukala na magtayo po ng isang maximum prison facility. Palitan na po natin yung unang-una. Alam nyo po, yung Munting Lupa ay sobra na pong puno ng tao. Yes. Over capacity na siya. At you know, that's a gold mine in terms of real estate. Ang problema, number one, yung security concerns ng Munting Lupa. Kaya nagkakaroon pa rin po ng minsan ng drug trade dahil yung mga drug lords ay tuloy-tuloy pa rin po ang kanilang pagbebenta sa loob ng kulungan because all you need is a cellphone or computer, pero pwede pa rin po nila gawin yung mga transaction sa loob ng kulungan at magbibigay pa po sila ng mga order sa loob ng kulungan. I mean, we've proven that time and time again during may raid na kukuha, may nahuhuling cellphones and computers, laptops. So, kailangan natin dagdagan ang seguridad ng ating penal system, lalo-lalo na sa Munting Lupa, para hindi na po sila, yung mga drug lords, makakagawa ng kung ano-ano pang mga illegal activities doon. So, one thing we can do is build the maximum prison system, katulad ng sa Alcatraz sa Estados Unidos. Sikat na sikat yun, Alcatraz. But actually, there are different other, what they call in the US, federal prisons. Ito federal supermax prisons na kung saan walang signal ng cell site, in isolation po yung mga prisoners, lalo na yung mga heinous criminals, yung mga, of course, kinonvict sa murder, drug trafficking, rape, and all other karumal-dumal na mga krimen. They put them in a separate facility altogether. And ito ay supermax prison kasi hindi na po sila makakagawa ng transaction, hindi po sila makakabigay ng utos sa labas. And I think this is a big deterrent. Kasi ako, pareho kami ni Tito Dick, no? We're Red Crossers. You also, Tita Cora. All life is sacred to us. Kasi marami kasi nagsasabi, patayin na lang yan! Di ba? Or bitayin! Hindi po kasi ako, hindi po ako sumasang-ayon sa death penalty because, you know, death penalty, when you make a mistake, the mistake is permanent. Lalo na sa mga mahihirap,
wala po silang access sa mga magagaling na abogado. Yung mayayaman, opo, yung mga drug lords, maraming access sa mga magagaling na abogado. Pero yung mahihirap, kawawa, baka parang crematorium na lang po yung magiging federal prison, panay sunog na lang tayo ng sunog ng tao dahil hindi nga sila makakadepensa sa kanilang sarili. So we're against that. But I am in favor of the supermax federal prison kasi mas nakakatakot yan eh. Biro mo, Tita Cora, no, Doc Raymond, sa ating mga kababayan na nakikinig na yan. Yung hatol sa'yo is reclusion perpetua and it is literally in reclusion. In other words, isolated po kayo sa isang isolation facility. Lagay natin sa isla. Lagay natin sa katulad ng Alcatraz or pati sa Camp Magaysaysay. Meron po silang isolated area doon. No cell sites, malayo po sa syudad. And talagang ma-dedicate po natin yan sa mga gumawa ng karumaldumal na krimen. I think that is a more, I'd say, persuasive. No? Mas maganda pong, tinatawag na deterrent, no, para sa mga kriminal. And sang-ayon po kami ni Senate President Soto dyan and Senator Gordon, he was the chairman of the Committee on Justice. When we passed that, we're waiting for the approval in the House of Representatives. The beauty of that, Tita Cora, kasi alam ko, finance person ka din, magaling ka sa finance. It will open up yung ating munting lupa area dahil yung property po na yan ay napakahalaga. Kung atin yan ay lilease out sa mga Mega World, sa mga Ayala, sa mga Robinsons, sa tingin ko, malaki pong pera or halaga na may bibigay po sa gobyerno, lalong-lalo na in this time na wala, kulang pong ating income, malaki pong utang natin sa labas, hindi po natin nababayaran, this property can help us fiscally manage our country in the near future, especially for the next president or administration. So ang plano po namin, gawin nitong Luzon, Visayas, and Mindanao yung federal prison. Ang kagandahan po nito, yung mga, di ba, yung mga heinous criminals that were convicted, dinadala sa munting lupa, taga Mindanao, kawawa din naman yung pamilya, hindi nakakabisita dahil ang layo po ng Mindanao sa munting lupa or Visayas sa munting lupa. So what we were thinking with Senator Soto and Senator Gordon was mag-set up po tayo ng federal prison na ito yung tinatawag na max, super max prison sa Luzon, Visayas, and Mindanao. So yung mga hinatol doon, doon po ilalagay sa Mindanao. Yung hinatol din sa Visayas, doon ilalagay sa Visayas. That way, hindi din po sila malayo sa kanilang pamilya if there are visiting rights given to these prisoners. So these are one of the policies, sana, ito yung isa sa mga panukala na gusto po natin may tulong sa ating Pangulo para hindi siya ma-frustrate. Kasi for me, it's a matter yung sa drug cases, Tita Cora, Doc Raymond, alam naman po natin there's a rehabilitation side, there's a control on the supply side, there is also the punitive side. So yung sa rehabilitation side, halos lahat naman ng LGU meron na po silang sinagawa na mga what you call local drug rehabilitation programs. In-house yan sa kanilang mga lugar. Ang pangalawa, yung tinatawag po natin na supply side, yung hinuhuli ng PIDEA. Yung nga, nagka-shoot out yung PIDEA at saka sa PNP, dapat may mas magandang coordination. Huwag po sana sila magpatayan dahil we're on the same side. So yung paghuhuli ng mga drug lords, and I think, you know, the president is legendary when it comes to that. Sa tingin ko, kilala sa buong mundo sa paghuhuli nito mga drug lords dahil hindi po sila nakakapasok ng munting lupa eh. Di ba? Nalilibing ka agad. So, nililibing ka agad. So, I'm not saying that is right, but that is his reputation today. And so, it falls down now to the punitive, no, on the punishment. Ang nangyayari kasi, pag hindi po natin naparusahan na maigi, they will always think that it's okay, pwedeng okay gawin. Hindi po sila matatakot. So, doon kami naka-focus po na yun ni Seth Gordon, Senator Soto, under our Supermax Prison Bill. Hopefully, may pasa po sa House of Representatives. Nangako naman po si Lord Velasco, at ating speaker, na ipaprioritize din po niya yan. Well, that's really good news kasi parang it's way forward, no? Dahil tama yung sa Luzon, besides Mindanao, alisin sila sa Metro Manila.
although many of these crimes have been committed in Metro Manila. Eh kung taga saan sila, in fact, paisip ko na isang isla, kung saan merong isla. Isla ng Tara Island, kung saan to, no, kung iba-ibang lugar. But anyway, I'm sure, Raymond, meron kang concern. Meron ka bang naiisip na batas na gusto mong pagawa kay Senator Supiri o meron kang alam na batas na kailangan pa natin sundan? Actually, Secretary, medyo na-starstruck ako kay Senator kasi ang daming batas na nagawa na di sinsanay, nalutas na yung mga problema natin kung sinusunod ng mga mamamayan at ng mga involved dito. Number one, Senator, salamat po yung anti-hazing law. Ako po ay naging profesor sa 21 universidad mula private, state university, and local colleges. Pero nakakalungkot po, Senator, na ang batas na inyong pinagpawisan at dumaan sa napakahabang proseso ay patuloy na nilalabag ng mga institusyon, ng mga guro at ng mga estudyante. Kaya kung tatanungin mo ka, Secretary Cora, kung meron pa, mukhang interesado lang akong malaman sa status itong anti-hazing law. At saka, Secretary, yung ease of doing business law. Napaka-importante po nito kasi it's bringing the government closer. We're trusting to the people. But you would still hear up until now na talagang mahaba po yung proseso at saka yung mga delay na ito. Senator, baka po gusto ninyong magbahagi sa amin ng inyong nararamdaman. At ano po kaya sa palagay ninyo na bagamat na ibigay ninyo ang inyong buong puso para maayos yung mga problemang ito, ay patuloy pa rin may mga nangyayari sa ating kapaligiran mula sa ease of doing business law at saka anti-hazing law, Senator. Unahin ko muna siguro yung anti-hazing law, Doc Raymond. Alam mo, lahat naman tayo may pamilya, may anak, si Tita Cora, may mga apo pa yan at nag-aaral pa siguro sa universities and high schools. Katulad ko, meron po ako anak dito. Santi, pakilala ko po sa aking youngest. Come here. Pakilala ko to. Ito yung youngest ko po, wow, si Santi. Wow, artista! Pogi, mana sa nanay. Pero katulad niya, no, minamahal po natin ating mga anak. Inaalagaan po natin sila. Ayaw nga natin madapo yung lamok sa kanila. Dumapo yung lamok, baka magkaroon pa ng dengue. So talaga iniingatan natin sila. Tapos, pagpunta po nila sa kolehiyo, mabubugbog lang, pagsali nila sa isang organisasyon, na-hazing, ang iba namamatay. So, I put it as one of my priorities to strengthen the anti-hazing law. Meron naman pong anti-hazing law na inaipasa nung panahon po ni Senator, I believe Senator Joelina, Senator Harrison Alvarez, they passed an earlier law. But the law was, unfortunately, maraming loopholes. So because of the Acho Castillo, yung kaso po ni Acho Castillo, alam nyo po, namatay si Acho Castillo dahil sumali po siya sa isang fraternity sa UST. Unfortunately, of course, not sanctioned by the school, no? It's a Catholic school, it's not sanctioned. Unfortunately, namatay po siya doon. What is fortunate though, nahuli naman po lahat. They did a very good case profiling ng PNP. I have to thank General Jigs De Leon. I think, kamag-anak mo ba yan si General De Leon? Tita Cora, baka kamag-anak mo? Gusto kong maging kamag-anak. Ah, sorry. Jigs Coronel pala. Sorry, tita. Hindi pala De Leon. Jigs Coronel. Jigs Coronel. So, hindi masyado magaling kasi hindi mo kamag-anak. Hindi mo kamag-anak. Pero, Jigs Coronel po siya at he was able to capture all the perpetrators. But still, under the old law. So, ang ginawa po namin ni Senator Ping, he was the chairman of the Committee on Public Order at the time, we passed a more stringent anti-hazing law. Talagang mabigat na po yung mga parusa. It's already, of course, it's reclusion perpetua. Even the act of participation, it's already meted out the fine of reclusion perpetua, the penalty, as well as the mental anguish. Sinama na po namin yung mental anguish kasi dati nung araw dapat bugbog eh. And ngayon iba na, yung iba na yun minsan pinapaiyak, kung ano-anong pinapagawa na hazing sa bata.
na hindi naman tama na nagkakaroon ng mental problem. So, sinama na po natin ito at matindi na po ang parusa. So, yes, Dr. Raymond, I'm with you. We want to educate these children. Ayaw po natin sila saktan o masaktan sa loob ng, of course, sa loob ng ating mga eskwelahan. You know, when we bring the children to the universities and schools, ang feeling po natin, protected po sila. Diba? Pag dinadala po natin ating mga kabataan sa eskwelahan, ang feeling po natin ay salamat na sa loob sila ng eskwelahan, ligtas sila. That is the feeling of every adult should have. That's the feeling that every mother and father should have. Unfortunately, may mga tao talaga na may criminal and malicious intent, lalo na sa mga fraternities and organizations. Under this, you know, bawal na po yan lahat. They have to stop. There are ways of being, kasama din, alam mo, I have to admit, ako po ay taga-UP, sumama din po ako sa isang organization doon. At ako ay talagang kinawawa dahil tingnan mo naman yung balat ko, ako ay mestizo. Ako ay konting may ano, di ba? Iba yung dating. So, talagang nakawawa po ako noon. And you know what? When I became the leader also of that organization, I realized that unang-una, wala nang gustong sumali dahil siyempre natatakot sa hazing. Pangalawa, that's not the test of your loyalty to the organization. And hindi po yan dapat gawing priority sa pagiging loyal sa isang organization. At ang ginawa po namin, nung pinalitan po namin na wala na pong hazing, wala na pong, ang ginawa na lang, fellowship. We had fellowship and yung camping, rodeo team po kami. So, naghabol kami ng baka, that's part of the rodeo team training. Pagkatapos nun, lumakas lalo ang aming samahan. So you don't have to promote violence for your organization and your group to be loyal together and to be one with each other. So, kaya talagang itinulak ko po yan, and that is one of my highlighted laws that I like to share to the public. The other is the ease of doing business. Sandali lang, Tita Cora, nagiging lobat yata ako. Lobat na po siya, hindi yata nakasak. Anyway, so, ayun, sinaksak na po. Yung, sana po ako, ease of doing business. Ease of doing business. Opo, in the start of the 17th Congress, hindi pa po ako majority floor leader noon. I was only a mere member, new member, neophyte member, ika nga kasi start from scratch ako. And binigyan po ako ng task ni, at the time it was Senator Coco Pimentel, asked me to head the Committee on Trade and Commerce. So sabi ko, sure, okay. Marami naman po tayong kaibigan sa iba't ibang panig ng industriya ng trade and commerce, trade and industry, as well as MSMEs, dahil ako'y proponent for MSMEs. I really, because I'm a cooperative believer in cooperativism, I'm also a believer of micro, small, and medium enterprises. At alam mo, Tita Cora, Dr. Raymond, nung the course of my being chairman, gumawa po ako, nagsagawa po ako ng mga consultations sa iba't ibang grupo, iba't ibang chambers, Philippine Chamber of Commerce, yung ating mga international chambers, yung MSME groups. Ay nako, number one complaint talaga po nila ay yung red tape. Hindi talaga nawala ang red tape sa ating bansa. And to think that we had a red tape law. The original red tape law was authored by Senator Joel Villanueva in Congress. And Senator Ping Lacson in the Senate, kasi si Joel Villanueva, di ba CBAC siya, yung anti-corruption na group? Si Senator Ping Lacson, galit talaga sa corruption yun. So, they were the first authors of the red tape law. Unfortunately, after about 14 years or 12 years after, nakita po natin yung mga loopholes. Number one, wala pong ahensya ng gobyerno na nanghuhulin itong, wala po tayong ginawang ahensya dun sa batas na yan. Para manghuli nito mga corrupt officials. It's only recommendatory to the ombudsman. But there was no dedicated agency. Under the old law, civil service. Pero yung civil service, wala mo na putos nila. Hindi po nila kaya, Tita Cora, di ba? Hindi naman nila kayang hulihin yung mga governors, yung mga mayors, yung mga mabibigat na tao na politiko, di ba, mga cabinet members. They can do recommendations and all that. There has to be a complaint that's filed. Yun ang nangyari. Kasi kung walang magko-complain, walang case na file, walang action na mangyayari.
So, amen. Yun po nangyayari doon sa old red tape law. Kaya ang ginawa ko po, after several months of consultation, talagang nagpalabas kami ng isang panukala wherein, first of all, we reduced the rates, the days of... kasi key dyan, mga kababayan, nakikinig po kayo sa akin na yun, ang key dyan is the delay of your request. Yes. Diba? Mag-request po kayo. Tama. Diba, Tito Cora? Request ka po. Yes. Apply po kayo ng business permit. Aba, nung araw, aabuti ng siyam-siyam yan. Imbis na dalawang araw, limang araw, aabuti ng buwan-buwan. Tapos may lalapit sa'yo at sasabihin sa'yo, pwede natin ayusin yan, mga fixer. Diba? Kung ganito ibibigay mo, may pang dulas, may pang busog, yan, talagang maayos natin na mabilis. Pero kung hindi, talagang magdudusa ka ng napakatagal. So what we did, to be able to fix that, we had to put fixed dates for what you call simple transactions to more complex government transactions. So yung simple transactions po, yan yung mga business permit, mayor's permit, all that sa local government, we put there between maximum of 3 days to 7 days. 3 to 7 days. So within one week, dapat matapos na po yung request. Pag in-apply mo, pag kompleto, dapat kompleto yung requirements papers. Mo. Kung kompleto yung papers, Tita Cora, they have no choice but to act on it. Because the non-action of your application is a violation of the ease of doing business law. Yes. Ano po, paano ba sa Tagalog yan? Pag hindi po inaksyonan ang inyong aplikasyon doon sa local government unit, ng araw na ilang araw na ibinigay po natin sa batas, yan po ay violation ng batas. At pwede po silang parusahan, pwede po kayo tumawag sa isang tanggapan, which is what we called the Anti-Red Tape Authority. Itong tinawag natin ARTA. Yes, ARTA. So we set up also an agency which is the ARTA. Maganda siguro, Tita Cora and Doc Raymond, invite nyo din po si Mr. Belgica, Jeremiah. Yes. Belgica, kasi siya po yung head ng ARTA and siya po yung operating arm. Siya yung taga-huli, no? Taga-penalize itong mga agencies na ito. And then, so the complex transactions is between 3 to 7 working days maximum. I mean, the simple transactions. Yung national government agencies naman, Tita Cora, dahil medyo, alam mo, pag mag-apply po kayo ng, for example, sa DNR, mag-apply po kayo ng ECC. Lagi. Yung Environmental Compliance Certificate. Medyo mas komplikado po yun. So, ang ginawa po natin, it is 20 working days. Within that period of 20 working days, they must act on your request. If they, whether they act on it or not, kung di po nila titignan ng request ninyo, meron po kaming automatically deemed approved provision under the law. So pag hindi po nila inaction yung request, pagkatapos mo ng 20 araw, that is already approved. Automatically deemed approved. And the kung hindi po nila approvean yan, napakarami na po na reverse ng ARTA na yun. I don't have the statistics lang with me, no? But they've already had thousands of cases kung saan talagang inutos nila ang LGU or ang government agency to reverse the decision and to deem it approved. Kasi hindi po nila inaksyonan yung petition or request itong license of permits ng ating mga kababayan. So yan, napakahalaga niyan, Doc Raymond and Tita Cora, dahil hindi na po nila pwedeng i-extend yun. Tapos, importante pa to. Under the law, kailangan nakalagay lahat ng requirements, napaka-clear, dun sa website or place of transaction. Kung wala po yung mga requirements na yan, violation ng batas po yan. Violation yan. Pwede po sila kasuhan. At tapos, ang pangalawa, hindi po sila pwedeng dumagdag. For example, 1 to 10 lang po ang requirement. Diba? ID, ganyan. Sampu yan. Hindi po sila pwede, pag naibigay nyo na at titingnan nila yung papeles, tatawagan ko muli ng ilang araw, sasabihin, ay, may kulang pa. Hindi po pwede yun, kasi pwede mo sabihin, pero wala naman sa Citizens Charter. Wala sa listahan. Dahil yan po ang paraan para magkaroon ng dilihensya minsan ang mga corrupt. Kasi sasabihin, kulang pa. Pag dinala mo yung kulang, sasabihin pa nila, ay, kulang pa. Pakulang ng pakulang. So, bawal po yan.
under our new law, ease of doing business, bawal po yan. Dapat malaman natin mga kababayan yan. Pangalawa, hindi pwede po nilang, dahil ayaw nila sa mukha mo, di ba? Dahil masungit. Pa, siguro, nag-away sila ng kanilang, nag-away sila sa asawa nila. Pagdating mo doon, ayaw nila tanggapin yung application mo dahil ayaw lang nila, bad mood lang sila. Hindi pwede, bawal din po yan. You can list that down as a violation and complain to the ease of doing business. Alam mo, online na lahat eh. Pwedeng may video, di ba? Pwede naman ma-video lahat eh. Lahat ng transaction, pwede ma-record. So these are all evidences that can be used against the government agencies concerned. Yeah. And matindi po yung parusa. The first, we only have a two-strike policy. Okay, so ang first strike, in other words, kung first penalty will be 6 months suspension without pay. That's the first strike policy. At pwede po ibigay yan ng ARTA, which is the anti-red tape law. Pwede sila po ang magbigay po ng punishment na yan. 6 months suspension without pay. Medyo madugo yan, mabigat para sa ating mga kawani sa gobyerno yan. Pangalawa, sinama din po natin ang second penalty or the strike two. Ito na yung mabigat. It's a 6 years jail time, 6 years imprisonment, 1,000,000 peso fine, and total disqualification from public office. Yes. Second offense. That's correct, Tita Cora. So, medyo mabigat na itong anti-hazing law. So, talagang tinignan po namin, naging experience ko din po yan, Tita Cora, dahil nung nag-resign po ako ng 2011, naging negosyante din po ako, and I set up industrial ice plant sa Cagayan de Oro. At nangyari din po sa akin yan. Hindi ko nasasabihin ko anong ahensya, pero ganun din yung papeles ko. Biro po, ex-senator na po ako. Hindi naman ako nagyayabang o ano. Pero ex-senator na, taga dito po ako. Pag-apply ko po ng transfer of title, yung mga titling, yung tinatawag subdivision plan, umabot ng siyam-siyam bago ininapas din, 6 months. Sabi ko, and hindi ko po ma-applyan yung loan ko sa banko dahil siyempre hinihingi nila yung titulo, di ba po? Hindi ko rin ma-construct yung property, yung building dahil wala pa sa akin yung titulo dahil hindi pa sigurado. So talagang perwisyo kung ikaw po ay isang negosyante, MSME or negosyante sa ating bansa, ay napakahirap gumawa ng transaction, napakahirap gumawa ng negosyo dito. Kaya speaking from experience, talagang ilinabas ko lahat ng experience ko paggawa nitong batas na ito. And I'm glad it's there already. Kailangan lang po ma-implement ng maayos and hinamon nga namin yung ARTA, si Attorney Bellica, to file the necessary cases. And in fairness to him, nag-file na daw siya sa dalawang governors. He filed cases against two governors, several mayors, kay mga meron po mga mayors na ayaw magbigay ng mga permits for whatever purposes. And several government offices, nag-file na rin po sila ng mga cases, director level, of course, higher ups, no? Even ASEC, may ASEC level, pinailan po nila ng kaso. So, we just need to let the people know. Ang problema siguro, Tita Cora, Dr.Reymund, marami po sa ating mga kababayan, hindi po nila alam ang kanilang karapatan under this law. They have to know their rights under this law. You have rights now. And this applies not only for transactions on business. Kasama dito po, pag-apply ng passport, pag-apply ng driver's license, national ID, or whatever government transactions, lahat ng government transactions kasama dito. So, let's say, kung ikaw po ay aplikante for your passport, hindi ka pinansin, yung dokumento mo, nandun na, wala pang 20 working days, hindi pa nabibigay yung passport mo. Those are grounds for penalties under the ease of doing business law. Wow, this is really a wow interview, huh? Kasi ano, ang dami-dami nating na-take up dito ng mga issues. So, katulad na palagi namin sinasabi, babalik ka rin because we will be able to get feedback from the people. And meron na rin nag-light si Delia Balmore, si Elpin, si Mr. Ante, si Emilita Bernabe, si Evelyn Roda from Maryland, and si Ambet Cayetano. So this is really very
productive afternoon. At ngayon, sabi, we have the last 7 minutes. So, sisimulan ko lang. Final words mo, Mix, and then, of course, si Raymond. Thank you, Tita Cora. First of all, I'm very happy to be on your show. Actually, matagal na ako ini-invite ni Tita Cora. Unfortunately talaga, dahil pag-break, nasa probinsya po ako, tumutulong po ako sa aking tatay sa pag-ayos ng aming province of Bukidnon. You know, we are the fifth richest province now in terms of assets. So we're very proud of that. We're pushing for highly educated population. So talagang nakafocus po kami sa aming programs and projects for education. And I'd just like to say to our call to our friends and kababayan sa nakikinig po, hindi lamang sa Mindanao or Visayas or Luzon, I think Maryland binanggit mo, so buong mundo. Na unang-una sana wag po kayo mawala ng pag-asa. Alam ko po pandemya po na 'yon. Kami po ni Tita Cora natamaan ng COVID, we're COVID survivors. Ako po Tita, I was patient number 142. Biro mo? 1,065,000 na 'yon. I was patient number 142. So talaga nakakatakot pa noon kasi wala pang protocol. Pero sinasabi ko lang, huwag po tayong mawala ng pag-asa, because if we do, then, you know, talagang it will crumble around us. We have to always be hopeful that tomorrow will be a better day. Nandiyan na pong ating mga bakuna. Daan-daan na pong parating ng mga bakuna. Ang Red Cross, nag-order din po, and there will be a time that we can get it na sa Red Cross in all the chapters all over the Philippines, mabakunahan. At ito, alam niyo po, sinasabi ko to palagi, the best way to defeat this virus is to be vaccinated. And we've seen it in the United States. Nakita po natin sa Israel at sa mga bansa na talagang napakaganda ng kanilang vaccination program. But let's also be part of the solution rather than being part of the problem. Anong ibig po sabihin yan? Practice safe health protocols. Yung paggagamit ng mask, palaging sumuot ng mask. Tapos ano ba yung aking mask? I always have my mask. Face shield, yung social distancing. Huwag po sana tayo gumaya sa India. Alam mo, nangyari sa India, maraming naging pasaway, nagkaroon ng festival, na kung saan milyon yung tao po nag-attend ng festival, kaya tuloy 300,000-400,000 a day ang kanilang COVID cases. Huwag po tayo maging part of the problem. Let's be part of the solution. Government can't do it all on their own. Remember that India is almost a first world power. Ha? Nuclear power yan. Napakayaman. But because naging pasaway po yung kanilang mga kababayan, yan ang nangyari po. Hindi po kaya kakayanan ng gobyerno. So sa ating mga kababayan, let's be part of the solution rather than part of the problem. Let's help government na mawala itong pandemyang ito. To do that, let's practice safe health protocols and we continue these health protocols until the end. And I'm sure by next year, babalik muli, katulad sinabi Tita Cora, ang sigla ng ating bansa. I'm sure of it. Basta we work together. Maraming salamat po, Tita Cora, Doc Raymond. God bless you always. Sa tagapakinig sa buong mundo. Thank you. Secretary, salamat. Senator, we feel so blessed to have you today. At gaya po ng sabi ni Secretary De Leon, babalik po kayo. Kasi mukhang hindi pa po talaga tapos ang mga programa ninyong ginawa para sa bayan at para sa mga Pilipino. Para po sa mga nakasama namin ngayong hapon na ito, wag po nating sayangin ang mga batas na pinagpagura ng ating mahal na senador. Napaka-importante po nung ease of doing business sa mga taong nasa pamahalaan. Ang ating pong programang ito ay para sa inyong lahat at para sa mamamayan. Pero kung ang ating pong senador na nagpasa ng batas ay nakaranas ng red tape, akala ko ako lang po senador, no? Eh, papaano naman po yung mga taong nasa baba? Mukhang hindi naman po makatarungan na 6 na buwan naghintay ang isang mamamayan, sapagkat ang ating violation na ginagawa sa batas na ito ay imahe ng ating pamahalaan na patuloy na sumisira sa magandang intensyon ng pamahalaan sa ilalim ni Presidente Duterte na nangakong magkakaroon ng malinis na pumamalakad sa pamahalaan. Yun naman pong mga nasa anti-hazing, nananawagan po tayo. Hindi po ito na ipasa overnight ng ating mga senador. Ilang taon ang ginugol para ito maging batas. Sa mga eskwelahan, sa mga
faculty, sa mga dekano ng mga eskwelahan na dapat ay nangangalaga sa ating mga estudyante, tulungan po natin mailunsad ang batas na ito. At para po sa ating senador, Senator, maraming salamat. Patuloy po namin kayong ipagdadasal. Today we were blessed to enjoy your kindness, your humility, your sincerity, and your godliness. We couldn't imagine a person of your stature to have lost in election in 2011 and have resigned and resigned once. And yet, ngayong hapon po ito, ang pinapakita ninyo ay walang bakas ng pagkalungkot at panghihinayang. Ang pinakita nyo po ngayong hapon ito sa pagpapatawad ay mas may magandang mangyayari para sa ating sarili, para sa pamilya, para sa bayan, at kinalulugod ng Panginoon ang lahat ng ito. Mabuhay po kayo, Senator. Maraming salamat, sir. Maraming salamat, Doctor. Thank you. Senator Biggs, ito yung poem ni Rabindranath Tagore. I think this is for you. Where mind is without fear and head held high, where the world has not been broken to fragments by narrow domestic walls, where tireless striving stretch their arms toward perfection, where the mind is led forward to thee into ever-widening thought and action, into that heaven of freedom, my Father, let my country awake. Senator Mig Subiri, ay ginising mo ang bayan sa ating interview nito. Ang final words ko naman from Edward Hale, I am only one, but I am one. I cannot do everything, but I can do something. And what I can do, I ought to do. And by the grace of God, I will do. Maraming salamat, Senator Mix. Meron tayong team na comeback.